Maligayang pagbabalik, kaibigan. Sa bidyong ito, pag-uusapan natin ang 10 pinakamapanganib na nilalang o hayop na nabuhay noong matagal na panahon. Kapatid, alam mo ba na maraming mababangis na hayop ang nabuhay sa mundo at naubos lang ang lahi nito, at yan ang tatalakay natin ngayon. Pero bago natin simulan ang lahat, ay kung bago ka pa lang sa channel ko at gusto mo ng mga ganitong video ay mag-subscribe ka na para maging updated ka sa mga futures upload natin. Nag-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo. At kung meron ka namang gustong ipakwento o di kaya ay pasaliksik, ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng video ito. Maraming maraming salamat! Maraming iba't ibang uri ng hayop sa mundo. Mayroong maamo, cute, nakakatakot o di kaya nakakaaliw. Pero alam mo ba na noong bago pa man tayo maniraan sa mundong ito ay maraming hayop na napakadelikado at may dalang kapahamakan sa tao. Gusto mo na bang malaman? So tara, simulan na natin. Number 10, Layop Lorudon. Ang Layop Lorudon ay nabuhay noong Calovian Stage of the Middle Jurassic Period at isa itong giant marine reptile. Ang laki nito ay umaabot ng 16 to 23 feet. Mahilig silang kumain ng maliliit na uri ng laman ng dagat, tulad ng isda at pusit. Matalas din ang pang-amoy ng mga ito, pero hindi lang yan ang kanilang gawain. Dahil sa tulong ng mahaba at flat nitong palikpik ay nagagawa nilang lumangoy ng sobrang bilis, kaya lubha itong mapanganib. At kung sakaling ito ay buhay pa ngayon, maraming mangingisda ang hindi magpapalaot, dahil sino ba naman ang matutuwa na makasalubong ka ng isang Layop Lorudon. Number 9, Arthroplora. Ang milipid na ito ay nabuhay sa lugar ng North America, Scotland, noong 345 to 295 million years ago. Ang hayop na ito ay umahaba ng 1 to 27 feet at may lapad na 2 feet. Mayroon itong 13 maliliit na bahagi at mayroon itong dalawang side plate at isang center plate. Ang hayop na ito ay walang matalas na ngipin o anumang makakapagdulot ng panganib sa atin. Sila ay mga plant eaters, pero isipin mo na lang, kapatid, kung sakaling makakita ka ng alopihan na may 7 feet na haba at 2 feet na kapal, sigurado ikaw ay matatakot, dahil isipin mo, mas malaki pa ito sa isang pangkaraniwang tao. Number 8, Megalania. Ang Megalania ay ang pinakamalaking guana o monitor lizard. Ang pinakabatang fossil nito ay 50,000 years ago na, at nabuhay ito sa Australia bago tuluyang maubos ang lahi ng mga ito. Ang haba nito ay umaabot ng 23 feet at may bigat na 1,320 to 1,370 pounds. At sila ay kumakain ng kangaroo at usa at iba pang malalaking hayop sa kagubatan. Pero alam mo ba, kaibigan, na ang Megalania ay posibleng nandito pa at kasama nating namumuhay sa mundo? Sa katunayan, mayroong mga tao noong 90s at 20s ang nakapagsabi na may nakita silang mga palatandaan na buhay pa at patuloy na nagpapadami ang mga Megalania. Ngunit wala itong sapat na patunay para sila ay paniwalaan. Number 7, Dunkleosteus. Ang Dunkleosteus ay nabuhay noong late Devonian period na 358 to 352 million years ago. Hindi lang isa, hindi lang dalawa o tatlo, kundi sampo ang mga species o lahi nito, tulad ng Dittereli, D. magnificus at D. disoni. Ang Dittereli ay ang pinakamalaki sa lahat ng lahi ng mga Dunkleosteus. Ito ay may haba na 28.8 feet at may bigat na 4 tons. Kadalasan ang mga fossil ng Dunkleosteus ay natatagpuan sa North America, Poland, Belgium at Morocco. Mayroon itong malakas na panga na kayang magbukasara sa bilis na 20 millisecond. Hindi man marami ang ngipin nito, meron naman itong malaki at matatalas na ipin. At sinasabi din na kahit ang mga kauri nila ay kaya nilang gawing pagkain, kaya lubha itong mapanganib kung nabubuhay pa ito sa ngayon. Number 7, Gecloptyrus. Ang Gecloptyrus ay nadiskubre
noong early Devonian stage at ito ay isang giant sea scorpion na may habang 8.5 feet na tinaguri ang pinakamalaking anthropod na nadiskubre. Ginagamit nila ang kamay nila para hawakan ang isda at hinihiwa gamit ang matatalim na kuko kung saan sigurado ay napakadelikado. Isipin mo na lang kapatid na 8 feet na sea scorpion ang makikita mo pag nagdive ka sa dagat, sigurado mapapasigaw ka at malamang sa malamang ikaw ay mamamatay at gagawing pagkain ito. Number 5. Sarcosuchus. Ang Sarcosuchus ay kamag-anak ng mga buhaya na nabuhay noong 112 million years ago. Ang haba nito ay mahigit sa 9 meters o 30 feet. May bigat na 17,000 pounds. Ang natitirang buto nito ay nidiskubre noong 1946 sa Sahara Desert. Meron silang matatalas na mata at mahabang nguso. Mayroong 35 na ipin sa itaas at 31 na ipin naman sa ibaba. Ayon sa mga scientist, na kaya nitong kumain ng isang katamtamang laki ng dinosaur. Number 4. Gorgonops. Ang Gorgonops ay nabuhay bago pa man dumating ang mga dinosaur. Nabuhay noong 260 million years nang nakalipas. Ang haba nito ay nasa 10 feet at may bigat na 1,000 pounds. Ang Gorgonops ay kasing bilis ng tigre at kasing lakas ng isang leon. Isa ang Gorgonops noong unang panahon na naghahari sa lahat ng hayop bago pa man dumating ang mga dinosaur. Number 3. Titanoboa. Ang Titanoboa ay isang napakalaking ahas na pinaniniwala ang nabuhay sa rehiyon ng Northeastern Colombia. Humahaba ang Titanoboa ng higit sa 12.8 meters o 42 feet at may bigat na 1,135 kilo o 2,500 pounds. Ang pinakabatang edad ng fossil nito ay nasa 58 to 60 million years ago. At ang pinakamahabang Titanoboa naman ay may haba na 48 feet at 2,500 pounds na kayang kumain o lumunok ng isang tao nang walang kahirap-hirap. Pinaniniwalaan din na kayang kumain ng Titanoboa ng isang buong dinosaur. Number 2. Elasmodarium o mas kilala ng lahat sa tawag na Siberian Unicorn. Kapatid, alam mo ba na ang hayop na ito ay may isang sungay na animoy parang isang unicorn? Marami ang mga nagre-research kung ano nga ba ang totoo nitong pagkakakilanlan. Ayon sa kanila na ito ay isang uri ng rhinoceros na nabuhay noon pan-late Pliocene kung saan wala pang mga tao. Ang hayop na ito ay sinasabing isa sa mga naghahari sa kagubatan noon dahil nga sa malaki nitong sungay ay kaya niyang labanan ang lahat ng nilalang noon. At isipin mo kapatid, kung sakaling nabuhay ito sa ngayon, ay marami ang mapapahamak dahil isa itong mabangis na Elasmodarium. Number 1. Helicoprion. Ang Helicoprion ay nabuhay noong 290 million years nang nakalipas at namuhay sa North America, Eastern Europe, Asia at Australia. Lubhang nakakapangilabot ang isang Helicoprion dahil ang pangan nito ay may hugis pabilog na parabang isang bass saw. Pero pinaniniwalaan ng mga scientist na ang Helicoprion ay hindi pating dahil isa itong uri ng kemeras na isang isda na naninirahan sa kailaliman ng karagatan kung saan hindi na kayang puntahan ng mga tao. Kapatid, sadyang maraming nakakatakot at mapanganib na nilalang ang nabuhay sa ating mundo noong unang panahon. Pero laking pasasalamat na lang din natin dahil hindi tayo nabuhay noong mga panahong iyon na naghahari pa sila sa mundo. So nakita mo na ang 10 pinakamapanganib na nilalang na nabuhay noong unang panahon. Nagustuhan mo ba? Pa-like at subscribe naman. So this is Win YT. Maraming maraming salamat. I'm out.